tayo na sa sineskwela. Kasi natin ang sinetsya. Kumusta ninyo mga cancer? Ako nga pala nag-iisang conspiracy theorist ng Pilipinas. Napansin ko nag-iikot-ikot ngayon yung salitang deep web na nakakatakot daw mag-dive, mamamatay ka daw, papatayin ka daw, bla 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 bla. Siyempre gusto ng mga tao yung gano'n kasi natatakot sila kasi ngayon naman talaga ang panahon ng pananakot. Diba Halloween? Spooktober! So gusto ko lang bigyan ng konting liwanag ang dilim na naririnig-rinig ko ngayon. Nalaman ko lang to sa video ni Claro the Third. Nakita ko kasi dito na nasabi nila kung bakit hindi mo daw dapat kalkalin ng deep web. May nagsabi dito, this is so the deep web until I noticed that my mouse was moving by. Fact na pala ako nung tinatawag nilang LIGMA virus in which hackers can control my own mouse. Never again akong magda-dive. Hindi natin alam kung totoo-totoo hindi dahil so, stop ka na doon. Wala ako anything kay Claro. Natawa lang ako kasi you got memed! Claro, you got memed by Tina Moreno. Siyempre, alam nyo naman natin na mas nakakatanda akong YouTuber si Claro. Siguro hindi niya agad na-gets or dumaan sa kanya yung LIGMA na joke sa internet. Di ako nang away, Claro. More power to you. Gusto ko lang sabihin sa'yo na yung sinabi ni Tina ay pa-joke. That, isa yan troll, hindi yan totoo. Kasi yung LIGMA, galing yan dun sa joke sa ibang bansa na meme na LIGMA? LIGMA balls. Hayaang buksan ang isipan. Okay, lick my balls, yun lang. Natawa lang kasi ako, seryoso, okay? Tinatawag nilang LIGMA virus. Pero okay lang, it's an honest mistake. Ako bilang isang nakakabatang memer, ay gusto ko lang sabihin sa'yo bilang isang kapwa YouTuber na meme ka lang. So, nantitrip ka na naman eh. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Pati si Claro na utumutuloy. So, yung research ko kasi, less drama, more on facts. Kasi unang-una, iba ko makalat ngayon yung umiikot na blank room soup. Sinigang. So kung di nyo pa napapanood dito ang blank room soup. 1 minute lang naman, so tuloy lang natin saglit. Kahit ano dyan, yung merong isang lalaking kumakain ng soup at merong isang mascot sa likod niya. Naka-sensor yung mata ng lalaki. At tinawakan siya na kanyang tito. So marami ng mga ano dyan, marami mga teorya ba't daw siya umiiyak, pinapakain daw siya ng laman ng kanyang asawa at anak at aso, at siya ay matagal ng gutom, so kailangan niyang kainin kasi gutom na siya. Ayun, may isa pang mascot. So yung ganda lang yung video. So una kong sasabihin dito, yung video kasi ng blank room lumabas na yan 2008 pa, almost 10 years ago. Okay, hindi ko lang pat ngayon lang ito sumisikat sa pinang, ang tagal na nito eh. Hindi nanggaling sa deep web yung video na to, okay? Yung costume na to ay galing kay Ray Ray, kay Raymond Percy. Okay, kung hindi nyo siya kilala, ito hahanapin ko para sa inyo. Ayan, ito si Raymond Percy. Siya ang gumawa ng costume na yan, di ba? Meron pa nga siya dito, 12 Days of Christmas. Diba? So, siya, hindi siya dark web, okay? Sa ano kasi, sa deep web kasi. Meron tawag lang surface web. So, meron naman susunod doon deep web before. Kumbaga 4% lang makikita mo sa surface web. Yun ang nai-index ng Google search engine at mga ibang search engine na makikita ng ibang tao. Pero, lahat ng tao kayang pumunta technically sa deep web. Pumunta ka ng Facebook mo, i-private mo or only me yung post mo, you are automatically in the deep web. Kasi ang deep web ay para lamang sa anonymity, para sa mga bagay na ayaw makita ng tao. Tulad ng bank accounts, mga private information, and syempre dahil yan ay anonymity, yan ang gustong pinupuntahan ng mga illegal na mga gawain tulad ng drugs. Huwag mong subukan kung ano-ano mga klaseng laman loob ang binibenta. Pero hindi yan talaga lunggaan, kumbaga, ng mga masasamang tao. Yun ay nasa loob pa ng deep web. Yun ay ang dark web, ha? Nasa loob ka pa nung bilog na yun. Nasa loob ka pa niya. Yun ang dark web. And yun mismo, yung mga tao, ayun na, mga kumakain ng tao, mga laman loob, mga baril, mga bala. Ayun, dun mo sila makikita. So, yung mga nagsasabi-sabi sa blank soup na yan, katuwaan lang yun, okay? Kasi ang nangyari dyan, gumagawa si Ray Ray, tulad dito, diba, mga video niya, sa kanya galing yung mga costume na yan. You know, sinusuot
pa nga niya. Pero hindi siya mga iba pang video tulad nito. Oh, diba? Gumagawa na siya ng random skits sa binabayaran siya para gawin kasi yun ang kanyang trabaho. Meron pa siya dito sa beach lang, di ba? Oh! Ito rin nakakatawa, nag-chill-chill lang sila. Si Blank Soup. So, yeah ba? Oh, inom lang, tagay, di ba? From soup to ano, to beer. Anong nangyari kasi dito, sa isang performance niya, nanakaw yung costume ni Ray Ray. Nanakaw siya ng mga taong, ewan ko ha, siya nagnakaw. Tapos, a week or two, may nag-send sa kanya ng video sa email na ito'y lumabas, yung Blank Room Soup. So technically, hindi nanggaling sa dark web itong video na to. Nanggaling to sa deep web. At sa deep web, pag nag-private ka lang niya kahit ng isang YouTube video or nag-send ka through email privately sa isang tao, that is technically in the deep web. Kailangan mo ng login information para makita mo. Yun yung isa sa mga bagay ng deep web. Kailangan mo ng login credentials para makita yung information na yun, yung data, yung file. So, importante lang dito eh, once na kaya ito makita ng mas maraming tao, nasa surface web ka na. Pero sa deep web ka, pwede mo pa rin ito makita kung ikaw ang may-ari ng information na yun. If you have the access to that information. Totoo, kailangan mo nga ng browser para makalagpas doon sa mga ibang hindi na-index ng Google. Pero syempre, merong mga archive na data, yung mga encrypted na information na hindi mo pa rin makikita kahit naka-tor ka na browser para makita. Pero kung sasabihin mo sa akin na mamamatay ka pag pumunta ka sa deep web. Hindi. Nananakot lang sila syempre para yung mga bata dati. Sabi mo, may kapre dyan sa gilid na puro na yan. Mamaya alas 6 para mag-uwian na yung mga bata ng alas 6, diba? Yun naman yung style ng mga magulang natin eh. May naiintindihan ko naman na pwede ka siguro nilang ipapatay. Pero hindi dahil nasa deep web ka. Pero dahil nasa dark web ka, tapos hindi ka nagbayad ng mga kailangan mo ibayad. Kung isa kang yagit na nasa piso net siya, pati may mga foreigner pang pupunta sa'yo para lang patayin ka. Walang sense. Ano ba? Ba't kaya ganyan? Pag gusto nyo, natakot nyo sarili nyo sa mga pinakawalang kwentang paraan. Maraya pa ibang paraan para matakot kayo. Pero kung feeling nyo special kayo enough para puntahan ng mga foreigner na mga mamamatay tao dahil pumunta lang kayo sa deep web na kahit sino pwedeng pumunta, technically, ang taas na tingin mo sa sarili mo. Mga influencer status lang yung talagang may mga strings na mga kayang galawin, yung mga taong kayang bayaran, at yun lang yung mga tao talagang kaya nilang pataubin. Yun yung mga worth the time. Yung mga celebrity status, mga CEO, mga presidente ng mga kumpanya, may pera na may nanadawit sa mga controversial na mga bagay yan. Yan ang mga nadadali ng mga ganong klaseng patayan sa deep web. Pero yung sa tingin mo, pupuntahan ka pa nila sa mabaho mong com shop at na iCloudan ka lang ng isang Tor browser. No. Okay, tigil-tigilan lang niyo. Pwede. Pero iniisip ni Rere, anong ginawa ko? Gusto ko lang na magawa ng creative na videos. Ba't yung ginawang katatawanan? Ba't yung ginawang katatakutan? Gusto ko nga mapanood nila eh. No, sobrang nakakatakot. To blank room. To porn room. Opo. Okay, di ko na pwede pakita yan. Yung mga sabi-sabi yon, katuwaan lang yon, hindi siya 100% true. Totoong tao si Ray Ray at sinabi na niya to facts na ninakaw sa kanya yon, okay? Ilig gumawa rin kasi si Ray Ray ng parang performance art style, yung mga tipong maglalakad lang or naggagawa-gawa lang sa gilid, di ba? Mahilig siya sa ganun eh. Etong mga nag-acting na to na sinend sa kanya, siguro fan niya. Siguro sinusundan siya. Sinabi rin ni Ray Ray na frame by frame, scene per scene, gayang-gaya nila yung mga actors nito sa Blank Room Soup na to na video. Ano ba yung deep web? A deep diver wannabe. Pag deep diver ka doon, siguro na patay ka. Yung galing nyo, ano pa yun? Ano ba yung Jesus torture? Kaya niya, asawa niya, kataos, anak niya, pre. Natatawa lang ako sa mga, ano eh, sa mga ramdam na ramdam yung deep web eh, okay? Ang deep web ay hindi as nakakatakot ang iniisip nyo. Ang tinutukoy nyo ay dark web. Yun yung nasa loob parang deep web, okay? Yung mga accountant, yung mga manager, CEO, at saka mga normal na tao, lagi nasa deep web. Sa mga tamang galawan, ikaw ay nasa deep web. Nag-check na yung bank account, nag-check na mga private information mo, you are already in the deep web. You are already Englishing, ha? I'm so triggered right now, ha? Na? Surface web? Deep web? Dark web? Hindi. No. Yan ang nag-iisang dark web na ayoko makita. Sakit. Ayoko. Ba't na pinaalala mo pa? Tunay na dark. Yung childhood ko. Hindi naman ako sa naninira ng trip. Pero gusto ko lang malaman nyo na ito yung totoong storya. Kung gusto nyong matuwa sa conspiracy na kinain niya yung kanyang asawa at anak at aso, eh okay lang. Pero sa mga taong ayaw nun, ito yung sinasabi kong totoong nangyari. This is factual. Pwede nyo itong isearch
Habi mga sinasabi ko. Makikita nyo to si Ray Ray bilang si Raymond Percy, okay? Sa mga nagdi-deep web, deep web andyan, kung gusto nyo talaga matakot, i-like nyo yung video na to. Pag ito nag 2K na likes, maglalaro, magpupunta ako sa deep web, walang biro. Alam nyo naman ako, hindi ako fake dito. Talagang pupunta ako ng deep web, sinasabi ko sa iyo. Makikita nyo talaga yung mga literal na mapapatay ka. Di ako nagbibiro. Sabi ko sa iyo, talaga. Talagang pupunta ako ng deep web. Kaya, syempre, like nyo na yan, tandaan nyo. Pupunta tayo sa porn web. Oops, joke lang pang pamilya. Channel tayo dito. So kung gusto nyo matakot, okay lang. Wala namang problema doon. Pero sinasabi ko sa inyo, ang blank room ay hindi galing sa dark web. Okay? Maraming pang mas makatotohanan kesa dyan na galing talaga sa dark web. Ha? Yung mga talagang tipong hindi ako papayagan ng YouTube i-upload. Pero yan, blank room soup na yan, ang galing yan una sa email, tapos in-upload na lang ni Ray Ray kasi natuwa siya. Kung baga, oh, may gumamit ng gawa ko. In-upload niya sa YouTube. Kasi yung gumawa na naman kung ano-ano mga conspiracy theories yung mga taong walang maisip. Siyempre, pakatuwaan lang naman, diba? So, ayun. So, kumalat, yun yung kumalat. Pero kung gusto nyo talagang totoong nangyari dyan, yun yung totoong nangyari. Siyempre, ako ulit si PaoLUL, nag-iisang conspiracy theorist na hindi kayo pinagtitripan. Kung talaga naman may conspiracy dyan, talagang tatambangan natin yan na parang mga nanlaban. Oops! Pampamilya dyan. Ako ulit si PaoPao. Nagsasabi sa inyo na huwag nyo sirain yung pinaghirapan ni Ray Ray, okay? PaoPao! Wow. Sinigang. Di ka Filipino sa sasan. Kung di ka kumakain na sinigang. Kung kumakain ka na sinigang. Yo, ikaw ay pure Filipino gang. Sinigang.